welcome back to my YouTube channel. It's me, Ann Coman, and today's vlog, we're going to talk about Fiancé Visa interviewed or K-1 Fiancé Visa interview sa US Embassy sa Philippines. No agency, no lawyer. So, kayo lang magpaproseso. Pareho lang naman po ang proseso niyan, hindi po nila mapapabilis kahit may lawyer ka o may agency, hindi nila mapapabilis yung process ng visa nyo. So, guys, kung mag-i-interview kayo, ito, sanang itong video na to makatulong sa inyo. I-share ko sa inyo yung experience. So, guys, alam ko, very stressful. I've been there. Paranoid ako. Halos maubos yung buhok ko. Lagi na lang ako nag-overthink. Ang lakas ng kaba ko. Alam niyo yun, I've been there, guys. Sobrang nakakaba. Pero, guys, sa interview nyo, sobrang smooth. Pagpasok nyo ng US Embassy, napaka-peaceful. Tsaka, dasal lang ako ng dasal sa pila. So, guys, please continue watching para malaman yung step-by-step o ano bang dapat gawin pag nandun na kayo sa embassy. So, guys, hindi biro naman yung pinagdadaanan natin pag nag-process tayo ng fiancé visa. So, yung waiting time, yung pag-overthink natin, so, sobrang nakaka-stress. Pero guys, sana after nyo mapanood ito ay mabawasan kahit konti ang kaba nyo sa interview nyo. Guys, marami nagtatanong sa dress code. As long as comfortable kayo at decente ang suot nyo, pwede po yun. Rubber shoes, pwede po yun. Ako, nung suot ko po ay jeans lang po, tsaka t-shirt, tsaka rubber shoes with backpack. Kasi lahat ng paperwork ko nasa backpack ko. No gadget po, guys. Hindi po pwede. Cellphone, charger, USB, hindi po pwede yan. Camera, hindi po pwede yan, guys. So, marami pong nagtitinda sa labas. So, syempre, kung meron doon na sasabihin, sila magtatago, balikan nyo na lang. So, guys, advice ko lang, wag na po kayo kasi mahirap na rin po magtiwala sa panahon ngayon. So, wag na lang po kayo magdala ng any gadget. Bawal po yun. Sa mga nag-iisip na hindi ako ma-approve, hindi ako mag-a-approve, guys, as long as totoo ang pagmamahalan nyo ng totoo ang pagmamahalan nyo ng yung fiancé, tsaka wala namang criminal record ang fiancé mo dati na against sa mga sa K-1 fiancé visa, guys, isipin nyo lagi na ma-approve kayo, guys, dasal lang tayo. So, okay, pag-usapan na natin yung interview. So, guys, na inuulit ko, 8 a.m. po ang aking interview time, pero nandun po ako ng 4 a.m. kasi ayoko pong ma-miss, tsaka sobrang traffic naman po kasi sa Pilipinas, ayoko pong ma-miss yung interview. So, be on time. So, second, dress, wala pong dress code, pwedeng formal, pwedeng may collar, pwedeng t-shirt, pwedeng jeans, pwede lahat, basta komportable ka. Pero dahil mahaba ang pila, advice ko po na mag-flat shoes na lang po kayo para naman makomportable kayo, tsaka ma-relax, na kinakabahan ka na nga. Tapos, masakit pa ang paa mo. So, yun lang po ha. Suot po kayo ng formal na damit. Magdala rin po kayo ng mga kahit jacket po kasi malamig po. Tsaka, yun. So, guys, bago kayo pumunta sa interview nyo, make sure na dala nyo lahat ng paperworks nyo. Kasi, mas maganda na kompleto ang dala nyo kaysa na ma-delay pa yung proseso. Alam ko yung feeling sa'yo, yung tipong excited ka na, gusto mo na malaman kung pasado ka ba, tapos So, mas tips ko po, dalhin nyo lahat ng papeles nyo. So, guys, pag-usapan naman natin kung ano ba dapat ang dalhin nyo sa interview nyo, mga paperworks. Siyempre, guys, mas maganda na kumpleto lahat ng paperworks nyo kaysa na mapumunta kayo na may stress kayo kasi hihingan kayo ng ganito, ganyan. Siyempre, ito, guys, I hope na makatulong sa inyo itong prosesong to. Itong mga sasabihin kong paperwork. So, una, guys, para sa mga ang paperworks na galing sa petitioner is, una ay passport bio page. Kung walang passport, tulad nung yung asawa ko ngayon, wala siyang passport kasi nakilala ko siya sa Korea, so US military lang, na photocopy yung dala ko, so okay lang yon. So, next, birth certificate. Yeah, okay lang din photocopy. Oh, okay. By the way, guys, sa mga nagtanong kung pwedeng scan siya, okay lang po. Tapos isisenda lang sa inyo, ipaprint nyo pa as long as malinaw po siya. Tsaka naiintindihan. So, next, kung divorce ang asawa nyo, kahit 5 beses yan, kailangan, guys, lahat ng divorce decree niya, kahit photocopy yan, kailangan dala nyo po. Tsaka kilala nyo po lahat ng exes niya. Kasi baka tanongin kayo, mas maganda na nag-review kayo para naman pag nandun kayo ay ma-less stress kayo. At least alam nyo na at ready na kayo. So, next is ang
yung pinasa nating I-129F, kahit photocopy lang, yun yung pinasa natin sa USCIS nung nag-file tayo ng fiancé visa. Kahit photocopy, mas walang masama kung dadali natin para sigurado. Then, yung NOAA 1 na tinatawag, yun yung Notice of Acceptance na natanggap na nila yung paperworks nyo. So, guys, kahit photocopy, dala po kayo. The next is Notice of Approval, NOAA 2. Yun. Next is yung NBC letter na nasa Pilipinas na yung paperworks nyo. Yun, guys, i-print nyo po kahit photocopy lang. So, next is yung love letter. Love letter. Mas magandang meron kayong love letter na dala kasi yung iba hiningan, yung iba hindi. So, mas magandang ready kayo. Ako hindi hiningan, pero may dala ako. Tapos, kwento siya, bond paper. Tapos, sa baba may pirma ng fiancé ko. So, guys, lahat ng papeles ko ay scan copy lang po siya. So, next is ang evidence of financial income. Ito, galing lahat to sa fiancé nyo. Okay, una ay ang I-134 Affidavit of Support. Ito yung katunayan na kaya kayong buhayin at bubuhayin kayo dapat ng fiancé nyo pagdating nyo sa States. So, susunod is ang 1040, Form 1040 ITR. Ito yung income tax return, latest 3 years po, kailangan po yun. The next is W-2, latest din po. Siyempre, tataka ka po kayo kung ano po yung W-2, ano po yung ITR, lahat po yun, alam po yun ng fiancé nyo yun. Pag sinabi nyo kasi about yung sa tax return po, pinapadala, yung W-2 yung pinapadala na pwede na sila mag-file ng tax return. So, ITR ba ni bagong paperworks din yun? Pero pareho lang yun. Pero kailangan nyo pong dalhin pareho. Okay, guys? So, next is ang latest 3-month pay stub ng yung fiancé. Then, employment certificate. Yun po yung mga papeles na galing sa fiancé nyo po. So, pag-uusapan naman po natin yung mga papeles na kailangan nyong dalhin. So, una po guys, sa atin ay valid passport. Kung nag-renew po kayo ng passport, dalhin nyo rin po yung old passport nyo. Then, magdala din po kayo ng Xerox po. Mas maganda na yung colored. Yun kasi yung dala ko, syempre, mag-isip ka na para hindi ka na pabalik-balik, ano ba kailangan, tsaka malinaw. Next is yung DS-160 nyo. Then, next is yung appointment interview letter. Yun yung confirmation na set na yung schedule nyo. Tsaka ngayon talaga yung interview nyo. Ngayong araw yung interview nyo. So, yung MRB slip na tinatawag yun yung BPI receipt na binigay sa inyo sa BPI nung nag-bide kayo para mag-set kayo ng interview. Then, syempre, huwag nyo kalimutan yung St. Luke's medical exam nyo. Yung bawal buksan yung brown envelope. Syempre, dalihin nyo rin yung CD nyo tsaka yung another papers. Sa akin, kinuha lang naman yung brown envelope. So, next is magdala kayo ng 2x2 visa photography. Yun yung kasi white background po. Siyempre, yung sa akin, my color, yung picture ko. Mas maganda na sigurado. Siyempre, nag-take na po ko ng advice sa ibang mga kaibigan po. Na nakausap ko, nag-process din ng visa. So, next is magdala po kayo ng black ballpen. Kasi sa labas po ay mahal ang ballpen. Take advantage yung mga nagtitinda doon. Yung sitwasyon ng mahal po ng ballpen. Tsaka, advice ko rin po, huwag po kayong uupo. Basta kasi po, ang upuan doon ay may bayad. So, ako, tumayo lang ako, inantay ko magkaroon ng pila. So, next is, ito yung mga papeles na kailangan nyo dalihin na original at latest, guys. Kasi, mas maganda ng latest kaysa na mamatulad kayo dun sa kasabayan ko na yung NBN niya is 5 months, pa-expired na. So, hiningan siya ng latest. So, guys, una po ay PSA, birth certificate, then next is ang sinumar po, then next, kung divorce po kayo or annul po kayo, dalihin nyo rin po ang original copy. Pero guys, wag nyo pong ibigay yung original copy ng divorce nyo, sabihin nyo po kailangan nyo po yun sa green card nyo pag nagpunta kayo dito sa States, yung annulment paper nyo na original, kasi kailangan po yun dito. So, photocopy. Basta, papakita nyo lang yung divorce decree nyo, tapos, ibabalik din naman yan sa inyo. Pag hindi binalik, hingin nyo, tapos bigyan nyo ng Xerox copy. Lahat po pala ng papel sa dala ko, kahit meron akong original, ay may dala din po ako ng Xerox, just in case po. So, syempre, kung galing kayo sa ibang bansa, ito kahit hindi latest, basta nag-ibang bansa kayo, maghingan kayo ng police clearance. So, yun. Susunod po ay ang NBI clearance na latest din po.
Siyempre, pagkatapos po ay, siyempre, magdala po kayo ng proofs of evidence na yung relasyon nyo ay totoo. So, una po dala yung mga pictures, sabi, kailangan ko ba talagang gumawa ng scrapbook? Hindi po talaga required sa scrapbook, bukod po sa maliit naman po, maliit yung window, kasi glass window po yan eh, baka hindi magkasya dun sa bintana. So, guys, yung sa akin, ang para tipid na rin ay bond paper lang na may picture, dinikit ko lahat. Yun, guys. Di naman hiningi sa akin kasi nag-file kami na sa USIS, ang dami kong pinadalang picture. Binalik pa nga sa akin yung mga picture na yun eh. So, next is screenshot. Kung meron kayong screenshot na matagal, matagal yung mga pag-uusap niyo na matagal about sa love, about sa process ng visa, yung mga dati niyo pang, lahat po yung screenshot niyo, tawag, proofs po yan, kahit gano'ng kadami, dalhin niyo. Sa akin, 10 pages lang yung dala ko, tsaka yung mga kunyari 2013, nagkita kayo, nagkakilala, unan yung picture, ganyan. Siyempre guys, kailangan lahat ng dala yung picture, alam mo kung kailan yon at ano yung ginawa niyo, kasi baka tanong din kayo. So next is, kung nagpunta dito, nagpunta sa Pilipinas yung fiancé niyo kasi ang asawa ko, nakilala ko siya sa Korea. So, hindi pa siya nakakapunta ng Pilipinas. So, wala ako nito. Pero, sabihin ko na rin sa inyo guys, kailangan Xerox ng boarding pass na talaga nag-fly sila sa Pilipinas. Kanya, hotel receipt o kaya Western Union na pinadalahan kayo ng pera din. Ganyan. Kasi yung fiancé ko noon, yun, napadala siya din ng tulong sa akin about sa process kasi hindi naman biro talaga yung ano, yung proseso, pero makakaya natin, makakasurvive tayo, guys. So, guys, next is, kung may engagement ring kayo, pwede rin po yung, ano po, kami, wala po kami engagement ring, pero okay lang din, hindi naman ako hiningan. So, yun, guys, yun po yung mga dapat dalhin na papeles. So, always double check lahat po, dapat may Xerox kayo, mas maganda po. Siyempre, mas maganda handa kayo. So yun guys, after meron po akong ilalagay na screenshot dito ng para naman may kopya kayo ng mga papeles kung makalimutan niyo lahat ng sinabi ko. Kung yun po, 8 AM po yung interview ko pero 4 AM nandoon na po ako sa ano sa embassy. So kailangan nilabas niyo na yung DS-160 niyo, yung confirmation ng interview niyo, then passport kailangan yon. So, syempre, pag pinapasok na kayo, meron din securities, yan lahat ng gamit nyo. Syempre, pagkatapos nun, meron din verification window. Hihingin yung passport at DS-160 nyo. Then, papasok na po kayo sa loob. So, pagpasok nyo po sa loob, ang una ay, sa unang window ay, hihingin ulit ang DS-160 nyo. Full name nyo, tatanungin nila yung full name mo, birthday mo, tsaka yung petitioner name. Then, proceed sa susunod na window. So, sa second window, fingerprint scanning po tayo. So, una, fingerprint po. So, advice ko lang, kung maaari, huwag po kayo magkaroon ng cut sa daliri. Baka hindi kasi, minsan hindi nai-scan yung fingerprint. So, doon din po, habang pinipingerprint kayo, hingin din po nila yung DS-160 nyo, tatanungin yung birthday nyo, tsaka yung name nyo. So, yun. So, next, syempre, window to window po yun eh. So, open po lahat. So, makikita nyo talaga kung ano yung mga sunod-sunod. Makikita nyo lahat. Marami pong window doon. So, pero pagpasok nyo, sobrang peaceful po. Parang mawawala lahat ng kaba nyo nung nasa labas kayo ng gate. So, think positive lang, tsaka pray. So, sa susunod na window, Filipino consul po yun. Filipino consul po yun. Nasa kanya, alam nyo po yung packet na pinail nyo po sa USCIS. Nasa kanya na. So, nandun po lahat ng papeles nyo. So, tatanungin niya po, sorry ha, may sulat ako dito para naman sigurado, wala akong mamiss sa pag-detalye sa inyo, para naman tong video na to ay makatulong sa inyo. So, next is, tatanungin ni Philippine Consul yung name mo, birthday mo ulit, syempre, tsaka yung petitioner name mo. Tapos, doon din kukunin lahat ng original na papeles sa'yo, yung NBI, PSA birth certificate, Sinomar, original din po lahat po, original, latest, inuulit ko po latest po. Kasi may kasabayan po ako na
malapit na ma-expire yung NBI at natutuwan din siya kasi kailangan niya magpasa ulit ng latest na NBI. So, mas maganda kumuha kayo ng latest para less stress na po, wala na kayong iisipin. Tsaka, malaman nyo na kaagad kung approve kayo o hindi. At wala nang waiting time, di ba? Mas maganda yon. Yun lang po payo ko. Then, kung nag-ibang bansa po kayo, kailangan ng police clearance, hihingin din po yun ng Philippine Consul. Tsaka yung brown envelope na galing sa St. Luke's. Yun po. Kailangan din nyo po bubuksan yun. Yun po ang hihingin. Then, proceed na po tayo doon sa susunod na window. Doon po yung pinakamadali. Outtaking lang po. Manunumpa po kayo doon. Papataas yung kanang kamay nyo. Na lahat ng sasabihin nyo ay pawang katotohanan lang. Yun. Tatanong din po kayo doon kung gusto nyo po ba ng interpreter. So, kung hindi kayo masyadong nakakaintindi ng English, okay lang po kasi meron po dong interpreter. So, yun po. Pero kung confident po kayo na maiintindihan nyo naman po, at yun po, pwedeng wala na rin po. So, yun po. Hingin doon din yung DS-160. So, guys, kasi importante po talaga yung DS-160. Lahat naman importante yung paperwork, pero bawat window hinihingi po yun sa akin. So, yun. Pag-usapan naman natin yung final interview po yung window. So, guys, window to window yon. So, syempre, ang payo ko lang, guys, is eye-to-eye contact. So, kailangan smile kayo. So, smile kayo sa kanya, confident kayo. Syempre, maraming nagpayo sa akin na kailangan kung anong tanong niya sa'yo, yun lang ang sagot mo para hindi na maraming pasikot-sikot. Wala nang pasikot-sikot yung tanong niya para hindi na humaba. So, guys, sa akin po yung interview ko, umabot po siya ng 10 minutes. Kasi, guys, sa sobrang daldal ko, guys, ang dami kong naikwento. So, guys, mabait naman yung consul sa akin. American consul siya, sobrang bait. So, guys, ang unang tanong niya sa akin ay, anong name ng petitioner mo? Anong birthday niya? San katutuloy sa Amerika? Anong trabaho niya, gano'n na siya katagal sa trabaho niya, ang dami, diba? Tapos, syempre, guys, sa sobrang daldal ko siya. Pero, guys, ang payo ko lang kung ano lang yung tanong niya, yung sagot niya, pero sa case ko kasi masyado ko siyang nadaldal, napahaba, umabot 10 minutes, sinong niya ako ng maiden name ng mama ni ng fiancé ko, ilan sila magkakapatid, saan siya graduate ng high school, saan siya pinanganak, saan kayo nagkakilala, ano pa ba tinanong sa akin? Tinanong din ako kung ilang taon na siya, gaano na kami katagal, when last kami nagkita, bakit kami ganoon katagal, bakit umabot ng isang taon bago kami magkita, ganyan. Siyempre guys, kasi ano eh, alam naman natin na sobrang mahal ng ticket ng papuntang Pilipinas. Kaya hindi masyad. Umabot ng 1 year, 3 months hindi kami nagkita ng fiancé ko na ng asawa ko na ngayon. So guys, pagkatapos nun, tinanong niya ako kung ilang taon na ba yung fiancé ko. Ilan sila magkakapatid? Anong pangalan ng kapatid niyang bunso? Siyempre, hindi na nila ako hininga ng picture kasi nung nagpasa ako sa USIS, sobrang dami kong picture pero marami akong dala. Hindi rin tinignan yung screenshot na dala ko pero magdala kayo guys kasi syempre iba-iba naman ang consul. So, yun. Tapos guys, sa sobrang dami ng tanong niya sa akin, about lang, saan kayo sa Korea, ganyan, mga extra side comments, ganyan. Nakita naman siguro ni consul na kilala ko talaga yung fiancé ko. So, ang technique lang dito ay kailangan eye-to-eye contact ka, pakita mo sa kanya ng confident kaya hindi yung uutal-utal ka. Alam ko naman na sa sobrang kaba mo ay parang mauutal-utal ka, ganyan. Naintindihan ko po yun. Pero practice po kayo sa bahay na ganyan. Practice po kayo na mga tanong, kunwari. Mga simpleng tanong lang naman. Basta kilala nyo yung fiancé nyo. Sigurado po masasagot nyo lahat ng katanungan niya po. Nyari, wala pong hiningi sa akin pictures kasi po nung nag-file po kami ng sa USCIS, ang dami ko pong pinasang pictures, kahit sinabi kahit lima lang, pero ang dami kong pinasa, alam mo, in-exage ko na talaga siya. Wala namang masama kung ganun ang gagawin nyo din, para na ano,
yung sigurado na. So guys, sa sobrang kita ni Consul na parang confident akong sagutin lahat ng tanong niya, lahat naman ng tanong niya nasagot ko. Mga simpleng tanong lang naman, madali lang talaga basta kilala mo yung fiancé mo. So yung sabi niya ganyan, oh well, sabi niya, Miss Sanchez, congratulations and welcome sa United States. American yung consul ko. So yun, saya-saya. Inabutan niya ako ng dalawang pamplet na ito, in case of emergency, tawag ka sa 911, sinulatan yung 911. So yun, tapos sa last window guys, kung may tutuwan di ka, punta ka doon kung paano ba yung process, kung paano mo ba ipapasa yung lack of evidence, lack of papers na kailangan nila. So yun guys, pero nung pumunta ako doon, binigay yung sinuli lahat ng picture sa akin, yung pinaprint ko, yun guys. So parang saya talaga na-approve. Alam nyo yun, yung waiting time, yung stress na pinagdaanan natin. Tingin ko mas mahirap pa nga yung sa St. Luke's. Yun guys, thank you for watching this video. Sana nakatulong ako sa inyo kahit papano. Nagkaroon kayo ng idea kung ano ba ang mangyayari sa loob ng embassy. Tsaka guys, pa-like na rin to, comment, and please subscribe po and click the bell para naman po ma-update kayo na pag nandito na po kayo sa States, turuan ko po kayo kung paano ba ang process ng green card, step by step kung paano ba makakuha ng green card, at SSN, yun yung SSS sa atin sa Pinas. So yun guys, thank you so much. Salamat po sa time.